Purihin natin ang ating Panginoon. Ako'y bumabati ng isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga tagasubaybay sa programa ng Bread of Life. Muli po ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos ay narito upang maghatid sa inyo ng masustansyang pagkain ng ating buhay espiritual, dili iba ang salita ng Diyos. At sa umaga pong ito ay atin pong batiin ang ating mga taga-subaybay dyan sa San Jose, California, sa Hayward, San Francisco, dyan po sa Fresno, Sacramento, sa Oakland, sa San Bruno, sa Daly City, sa iba pang mga lugar ng California at sa iba pang lugar ng Amerika na nakakabukas at nakakapanood sa ating live streaming na ito po ay atin pong ina-upload po sa YouTube. At tayo po ay nagpapasalamat na tuloy-tuloy ngayon ang atin pong programang Bread of Life para patuloy na magbigay ng rasyon lalo na sa mga kapatiran na laging nakakaranas ng lockdown, lalo na ngayon ay lockdown na naman po sa Metro Manila. Ngayon po ay 5 ng buwan po ng Hulyo at sa buwang ito ay punong-puno pa rin po tayo ng mga kabalisahan at pagkapagabag dahil nga po sa patuloy na lumulubo po ang bilang ng mga nababirus o nagkakaroon ng sakit na COVID. At maging ang gobyerno natin ay litong-lito na at hindi po alam kung paano pupunan ang pangailangan ng mga tao para po matugunan. Pero gayunpaman, magpasalamat tayo sapagkat kapos man ang supply ng ating gobyerno sa material na pangangailangan, maniwala po ang tayo na may Diyos na higit kaysa sapat na laging nagbibigay at handang magbigay ng ating pangangailangan, lalo na sa espiritual na aspeto ng buhay. At muli, ang ating pinaka-keyverse sa programa na Bread of Life ay Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kung hindi sa salita ng ating Panginoon. Glory to Christ Jesus. Kaya ngayon muli tayo magsasalo-salo sa salita ng ating Panginoon. Pero ituloy po natin muna ang pagbati sa ating mga tagapakinig po dyan po sa lugar po ng Canada, sa Vancouver at sa iba't iba pang lugar po ng Canada. At ganun din sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig po sa New Zealand. Nandiyan sila Sister Susan at Sister Lourdes at iba pang mga kapatiran po natin dyan po sa New Zealand. Sa Tauranga, nasa Rotorua man kayo, sa Hamilton, sa Auckland, saan mang lugar kayo ng New Zealand, mapagpalang umaga ang pagbati ko sa inyo. At dito po ay umaga sa Pilipinas, hindi ko po sigurado ang oras dyan sa inyong lugar na kinalalagyan. At magandang ang araw din po sa atin pong mga taga-subaybay po dyan po sa Australia, sa Spain. Meron din po tayong tagapakinig sa Madrid at kamanggagawa si Brother Marlon. Nandyan po siya sa Madrid, Spain. At ganun din tayo po ay bumati sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay po dyan po sa Singapore. Nandyan po Sister Julie, naka-online na po siya. Good morning. At ganun din po sa ating pong mga tagapakinig po sa iba pa pong lugar ng ating mundo. Kasi po worldwide po ang ating pong inaabot sa ating programang ito. Yan po sa lugar po ng Japan, sa Kawasaki, Ichihara, sa Saitama, sa Tokyo, sa Ichihara, Chiba, o sa iba pang mga lugar dyan sa Japan. Hindi ko maisa-isa po dahil hindi ko naman po kabisado ang bawat lugar dyan sa Japan. So magandang umaga po sa inyo at ganun din po sa ating mga tagapakinig dyan sa Hong Kong. Andiyan po si Pastor Arman ng ating kamanggagawa na siya pong pastor ng Jesus Our Banner Ministry na tayo po ay naging bahagi ng ministry niyan na kung paano po napasimulan at naitayo.
At batiin po natin ang iba pang mga kapatiran dyan sa Fishers of Men, sa His Sanctuary, sa iba-iba pang ministry dyan sa Hong Kong. Ganon din ministry sa lugar ng Macau, sa iba pang lugar ng China. Mapagpalang umaga ang pagbati ko sa inyong lahat at tayo po ay narito para po patuloy na maghatid ng mabuting balita na siyang pagkain ng ating buhay espiritual. At ganun din po, batiin po natin ang ating iba pang mga tagapakinig sa Australia, dyan po sa Cyprus, sa iba pang mga lugar po dyan sa Saudi Arabia, sa iba't ibang dako ng Saudi Arabia o Middle East. Magandang magandang araw sa inyong lahat yan. Pagpalain tayo ng Panginoon. So, batiin po natin ang dito naman po sa Pilipinas. So, sa mga kapatiran natin sa Calabarzon area, mapagpalang araw sa inyo. Dahil lockdown, alam ko po, ay hindi ho kayo naglalabas at hindi po kayo malayang gumala kung saang lugar. Nandyan kayo sa inyong mga tahanan at ito isang magandang pagkakataon na kayo ay makiisa at sumubaybay, makinig sa atin pong programang Bread of Life. Saan man kayo dyan, sa parte po ng Muntalban, batiin natin ang Burgos Mission Church, batiin po natin sila Pastor Romy, Gracia, Sister April, at Brother Mar, at iba pang mga kaibigan at kapatid natin dyan sa Iglesia ng Burgos Mission Church. Batiin din po natin ang taga Pateros sa pamumuno ni Pastor Melo, ang Jesus the Word of Salvation. Nandyan po ang aking may bahay, aking misis po na nagpapagaling sa kanyang operasyon, at ang aking anak na pastor, si Pastor Mark. At batiin din po natin ang ating mga kapatiran po sa Pasig, sa ministry po ng Jesus the Rock of Salvation sa pamumuno ni Pastor Rafe, Brother Danny, at ang lahat ng mga kaibigan at kamagagawa natin sa Jesus the Rock of Salvation. Bumabati po tayo, batiin din po natin ang mga kapatiran natin sa Jesus Dancer Church dyan po sa Paranaque. Pagpalain kayo ng Panginoon. Yan po ay pinamumunahan ng ating mahal na kamagagawa, Pastor Rusty. Nandyan po si Pastor Arlene, at ang mga leaders, sila Sister Anna, Brother Dan, Sister Gaya, at iba pang mga kamagagawa natin dyan po sa Better Living Paranaque. Pagpalain kayo ng Panginoon. Purihin ang Diyos. At ganoon din, tayo ay bumati sa ating mga kapatid na at sa ating mga kapatiran po dyan po sa Carmona, Cavite. Nandyan ang kapatid kong Pastora, si Magdalena, at ang iba pang mga kapatiran sa Hope Church. Mapagpalang umaga po sa inyo. At ganoon din po, aba, baka makalimutan ko po ang mga taga Camarines Norte mula po dito sa Daet. Nandito po tayo ngayon sa opisina po ng Johea, na kung saan ang pastor po dito ay si Pastor Rodi Sumayaw. At tayo po ay tinangkilik at patuloy at malayang pinagagamit po ang kanyang opisina para po sa malinaw na paglalive po natin. Purihin po ang Panginoon. Glory to Christ Jesus. Saglit lang po, at tayo po ay meron pa pong kunting arrangement. Okay. So, patuloy po tayo sa atin pong pagbati sa mga Tagalabo, kay Pastor Romy Camuñas sa Kupa Ministry. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sa iba pang mga kaibigan at mga kapatid natin sa iba't ibang lugar po ng Luzon, dyan po sa Masbate City, lahat ng church, denomination, congregation, especially ang Masbate All for Jesus sa pamumuno ni Pastor Ronnie, mapagpalang umaga po sa inyo. At ganun din po sa atin pong mga tagapakinig po sa iba't ibang lugar po dyan sa Palawan. Nandyan po ang Zion Ministries sa pamumuno ni Bishop John Bigonte, na kung saan ay tayo po ay nakapagmisyon at tinangkilik at sinuportahan din po tayo dyan sa lugar na yan. Tayo po ay bumati din sa ating mga tagapakinig po sa iba pang lugar ng Luzon, dito po sa Manawag, nandiyan Sister Malu at iba pang mga kapatiran. At ang ministry pala po ng Shalom Ministry sa pamamuno ng isang
pari na talagang sabi natin nandiyan ang wisdom, ang knowledge, ang power ng, at anointing ng Panginoon ng si Reverend Father Archie Giriba, ang Shalom Ministry. Batiin po natin ating mga co-preacher dyan, ang atin pong mga coordinators at lahat ng mga manggagawa at kapatiran sa Shalom Ministry. Magandang magandang umaga po sa inyo. At sa lahat ng ating mga tagapakinig naman po sa iba't ibang lugar ng Mindanao, mula po sa Davao City, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At ganoon din sa mga taga General Santos City, kay Pastora Pe, at sa iba pang mga church, iglesia po dyan po sa General Santos City. Ganoon din po sa lugar po ng Sultan Kudarat. Hindi po natin kinakalimutan batiin ang mga kapatiran at taga-subaybay natin dyan sa ministry po ng Church of God at sa iba't iba pang mga church dyan sa Sultan Kudarat. At ganoon din po sa mga taga-Cotabato, sa iba pa pong mga taga-subaybay po natin sa iba't iba pang lugar ng Mindanao, dyan po sa Sarangani Province, dyan po sa Kumbal, Compostela Valley, sa lugar po ng Surigao, diyan po si Pastor Angkoy at ang iba pang mga kamanggagawa po natin sa iba't ibang iglesia diyan sa Surigao, diyan sa Butuan City at sa iba't iba pang lugar po ng Mindanao. Pagpalain po tayo ng Diyos sa magandang magandang umaga po. At ganoon din sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay diyan po sa Leyte, nandiyan po si Pastor Jack at Sister Wena. Pagpalain kayo ng Diyos at magandang umaga po. At sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa atin sa iba't iba pang lugar ng Bisaya, magandang magandang umaga po sa inyo. Purihin ang Panginoon at muli tayo ay narito para po magpatuloy sa atin pong pangangaral ng paksa patungkol po sa taong mayroong bagong buhay kay Kristo, na nagkaroon siya ng bagong espiritu, nagkaroon siya ng bagong pag-uugali, at pinag-usapan din po at ating itinuturo na nagkakaroon po siya ng bagong pananampalataya. Mula sa patay na pananampalataya, nagpasimula siya sa isang sabihin natin na sanggol sa pananampalataya, at yung sanggol inaalagaan para mag-matured at lumago. At kahapon ay atin pong masusing tinalakay ang isang kwento tungkol sa buhay ng isang tao na tinawag na ama ng pananampalataya. At yan ay walang iba kung hindi po si Abraham. At ipinakita ko sa inyo at aking itinuro sa aking nakaraang pagtuturo na siya po yung napakagandang ehemplo pagdating po sa pananampalataya. Kaya po siya tinawag na ama ng pananampalataya sapagkat siya po ay sumunod sa Diyos, siya po ay nagsakripisyo para sa Diyos, siya po ay naging mapagparaya. At si Abraham po ay atin pong napag-usapan na handa niya pong ibigay ang buhay niya para magligtas. At siya po ay nag-offer ng kanyang sarili, pati ang kanyang anak ay na ibinigay sa kanya ng Panginoon, ay handa niyang ihandog kung kinakailangan basta't sinabi ng Panginoon. At si Abraham ay nasubukan pagdating sa katapatan, at hindi naman po namatay yung kanyang anak na si Isaac dahil kinausap na siya ng Diyos sa pamagitan ng isang anghel na nagsabing, "Wag mo na ikang ihandog yan, nakita ko na yung katapatan, yung pagiging totoo mo pagdating sa pananampalataya." So matapos natin pag-usapan ang pananampalataya ng taong si Abraham, tayo po ay magpatuloy para po sa paggamit ng mga tao na mayroon pong masasabi nating naging sakdal at naging totoo ang pananampalataya sa Diyos, na napakagandang halimbawa ng kanilang mga buhay para sa ating mga mananampalataya ngayon, para tayo po ay makaabot din doon sa tinatawag na spiritual maturity. Sabi ko nga, madaling sabihin tayo mananampalataya, mahirap maging sakdal sa larangan ng pananampalataya. At tayo ngayon ay babasa po sa aklat po ng Hebreo, dito po sa 23 hanggang sa 29, Book of Hebreo, na ating pag-uusapan naman po dito ay ang pananampalataya ni Moises. Okay? Sabi po dito, "Dahil sa pananampalataya, hindi natakot na sumuway ang mga magulang ni Moises sa utos ng hari, sapagkat nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng
tatlong buwan. Dahil sa pananampalataya ng malaki na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak ng prinsesa ng Ehipto. Mas ginusto niyang makibahagi sa paghihirap na dinaranas ng mga taong sakop ng Diyos kaysa lasapin ang panandali ang kaligayahan na dulot ng kasalanan. Verse 36, sabi ko dito, itinuring niyang mas mahalaga ang maalipusta para kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto dahil inaasam niya ang gantimpalang matatanggap niya. 27, dahil sa pananampalataya, iniwan ni Moises ang Ehipto at hindi siya natakot magalit ang hari sa kanya. Nanindigan siya dahil parang nakikita niya ang Diyos na hindi natin nakikita. Verse 28, dahil sa pananampalataya niya, sinimulan niya ang pagdaraos ng pista ng paglampas ng anghel. Inutusan niya ang mga Israelita na pahiran ng dugo ng tupa ang mga pintuan nila para maligtas ang mga panganay nila sa anghel na papatay sa mga panganay ng mga taga-Ehipto. Last verse, dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang dumadaan sa tuyong lupa, pero nang sinubukang tumawid ng mga humahabol na Ehipsiyo, nalunod sila. Pinagpala ang bahagi ng kasulatang binasa natin. Saglit po tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa bahagi ng kasulatang aming pagsasaluhan ngayon. Salamat po na ang buhay po ni Moises ay magiging magandang ehemplo pagdating sa larangan ng pananampalataya. Kausapin mo kami at hayaan mo, Panginoon, na ang aming faith ay lumago, umunlad at makaabot sa pagiging isang ganap at sakdal na pananampalataya. Maging kalugod-lugod sa iyo. Sapagkat sinabi mo nga sa pamagitan din ng sulat dito sa Hebreo 11:6 na sino mang tao hindi pwedeng kalugdan at hindi maging kalugod-lugod o kaaya-aya sa iyo kung walang pananampalataya. Kaya hayaan mo, Panginoon, na ngayong umagang ito ay seryoso naming pag-usapan ang tungkol dito para po lahat kami ay makaabot sa kasakdalan ng pananampalataya. Pagpalain niyo po ang bawat isa, basbasan kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. So, sabi po sa banal na kasulatan, sa istorya na ating binasa, at kung kukunin niyo yung kabuuan talaga ng istorya ni Moises, ay basahin niyo po ang limang aklat na kanyang sinulat. Ang Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Ito po ay mahalaga na atin pong basahin dahil nandito yung kabuuan ng buhay ni Moises. Pero magbigay lang po ako ng summary sa inyo para po higit nating makita kung bakit si Moises ay isa rin sa napakagandang halimbawa pagdating po sa kasakdalan o pagiging ganap sa pananampalataya. So, sa bahagi ng kasulatang binasa natin ay yung kanyang mga magulang pala sa pasimula ay mga mananampalataya. Ibig sabihin, mas may pagkatakot sila sa Diyos kaysa sa kanino man. Dahil yung tunay na mananampalataya, mas higit na may takot yan sa Diyos kaysa sa anumang bagay ng mundong ito. Kahit na kaninong tao, kahit na sa hari, hindi po yan takot. Kahit na sa presidente, hindi po yan takot. Mas naniniwala siya na mayroong Diyos na higit sa presidente at higit sa hari. Kaya nung ipanganak si Moises, may kita po natin na sa murang gulang pa lamang niya, may demolition ang ginagawa ang Diablo. Sapagkat sa buhay na ito, ang pangunahing kalaban talaga po na, ng tao ay ang Diablo na gusto pong ipahamak ang tao. So dahil si Moises ay merong malaking gagampanang tungkulin at siya nga ay gagamitin para alisin sa pagkaalipin sa Egypt ang mga Israelites, bata pa lamang po siya, gusto na siyang patayin ng Diablo.
Kasi nung isilang po siya, parang katulad din kay Jesus na gustong patayin. Kasi pag may mahalagang misyon, mayroon talagang demolition job na ginagawa si Satanas. At idineclare ba naman nung panahon na yun ni Moises, dahil nga dumadami ang mga Israelita, kung kailang isinilang si Moises, saka idineclare na patayin ang lahat ng mga isinisilang na sanggol nung kapanahunang yun. At dahil nga po, ito pong magulang ni Moises ay mayroong pananalig sa Diyos, mas ninais nilang sumuway sa utos ng hari kaysa patayin si Moises, kasi nga nakadeclare na dapat patayin ang lahat ng mga isisilang na sanggol ng mga Israelites. So ang ginawa po nila, ito po ay kanilang ipinaanod sa ilog, at nung ito ay ipaanod nila dun sa ilog, nagkataon na yung ilog na yun po ay dumaan po doon sa lugar na kung saan naliligo ang prinsesa ng Ehipto. At nung makita po na may inaanod na isang lalagyan na mayroong sanggol, ay kinuha nila ito, at alam naman natin ang istorya, inalagaan si Moises doon po sa Egypt. At kung tutuusin, si Moises po ay kabilang at masasabi natin mayroong pribileyo na maging isang prinsipe. Mayroon siyang pribileyo na maging isang pangunahing tao sa Ehipto, na kung ano yung respeto sa isang prinsipe, dahil siya nga po ay inampo ng prinsesa at itinuring na prinsipe niya ng Ehipto, ay hindi siya ordinaryong tao. Pero hindi niya tinanggap ang pribilehiyong yun. Kung titingnan po natin sa bahagi ng kasulatan, ay maliwanag na sinasabi dito na nung si Moises ay dumating doon sa kasampatang gulang, ibig sabihin matured na siya, at siya po ay mayroon ng wastong pagkaunawa, at nakikita niya kung ano ang buhay ng mga Efesiyo. At nalaman niya, sapagkat ang nag-alaga sa kanya mismo ay ang sarili niyang magulang, na siya ay isang Israelites. At mas nakita niya ang buhay ng kanyang mga kababayan, ang buhay ng mga Egyptian. Ang sabi po dito ay ang mga Egyptian, dahil ito po ay mga pagano, ay namumuhay sa paganong pamumuhay, walang Diyos kundi Diyos ng mga pagano, naniniwala at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At masasabi natin na talagang ang buhay po nila ay hiwalay sa Diyos. So sabi ng banal na kasulatan, nung siya po ay mag-matured na, lumaki na siya, siya po ay nagdesisyon na hindi tanggapin yung pribilehiyo na yun na maging prinsipe siya sa Egypt. So ibang-iba po sa karaniwang mga tao ngayon, na minsan pag may pribilehiyo, lalo na kung ikaw ay mabibilang sa tinatawag na maharlika, o sabihin yung tao nga ngayon, maging cabinet member lamang ng presidente, eh very proud na eh. At talaga pong naipagmamalaki na nila yung kanilang mga posisyon. Pero si Moises ay hindi lang cabinet member, kundi magiging siyang ituturing siyang prinsipe sa Egypt. Pero yung pribilehiyo yun ay hindi niya tinanggap nung siya po ay mag-mature. Na minsan, isang katotohanan ang matututunan natin, na kapag ang isang tao nagmamature sa pananampalataya, matututunan mong tanggihan yung mga bagay na alam natin na hindi kalugod-lugod sa Diyos, o mga bagay na kung saan ay magdadala sa atin, o mga bagay na alam natin maglalayo sa Diyos. So, sabi po dito, nung may sapat na gulang na siya, hindi niya tinanggap yung pribilehiyo yun na siya ay maging prinsipe sa Egypt, at kabilang sa mga tinatawag o ibilang sa mga tinatawag na maharlikang tao doon sa Ehipto. So, dito po papasok po yung tinatawag na self-denial, na kung saan ay nasabi mismo ng Panginoon sa sulat po dito po sa Luke 9:23, kung gusto mong maging alagad ko o tagasunod ko, limutin mo, tanggihan mo ang iyong sarili. Sometimes maraming mga masasarap para sa atin na dapat isakripisyo natin, tanggihan natin para po tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. At isa sa pinaka tanda na ang tao talaga nagmamatured at na
matatag na siya sa pananampalataya at mataas na ang level ng kanyang pananampalataya ay yung tinatawag na self-denial o yung pagtatanggi natin sa mga bagay na masarap para sa ating sarili, gustong-gusto natin. Pag ikaw kasi ay naging believers na at talagang si Lord ay nasa iyo na at umuugat ka na sa pananampalataya, eh lagi ka nang tatayok doon sa sinabi ng Panginoon na hindi kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban ng Amang nasa langit. Di ba sinabi yan ni Jesus nung siya'y nanalangin doon sa Gethsemane, na ang sabi niya, sana'y lumipas ang saro ng paghihirap, pero huwag na ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ng Amang nasa langit. So pag ikaw ay talagang taong mayroon ng malalim na relasyon, matibay na relasyon sa Panginoon, at nagmamatured ka na sa pananampalataya, kahit na masarap sa iyo at gustong gusto mo, dahil ikaw ay nagmamatured na, handa mo yung tanggihan para masunod mo ang kalooban ng Diyos. Si Moises ay isang magandang halimbawa. May magandang pribilehiyo na maging prinsipe siya ng Egypt. Pag prinsipe ka, lahat ng karangyaan, kalayawan, kasarapan ng buhay ay pwede mong maranasan. Pero si Moises po ay tinanggihan itong pribilehiyong ito. Dahil ang sabi niya, oo, nandun ang karangyaan, nandun ang kasarapan. Kaya lang, nasa ilalim ka ng kasalanan at hindi lang yun. Ikaw ay mamumuhay alinsunod sa mga patakaran at ikaw ay isa sa magpapa-implement, magpapasunod ng mga sistema at patakaran sa Ehipto na kung saan alam naman natin na ang Ehipto o ang mga Egyptian ang gusto nila ay sikilin, pahirapan ang mga Israelites. Bagay na hindi ito ginusto ni Moises. Mas ginusto niyang pumunta at sumuporta doon sa mga taong naghihirap, doon sa mga Israelites na alam niya na kahit na alipin, kahit na isang mahirap, mayroon namang Diyos. Bayan naman ito ng Diyos. May pinaniniwala ang tunay na Diyos. So, nakakalungkot pong isipin, minsan po may mga Kristiyano na mananampalataya na. Yung mga nababalitaan ko, minsan nag-abroad, napunta po sa lugar ng mga Islam, ay dahil may mga offer na may ganito silang matatanggap, may ganito silang pribilehiyo, maraming magagandang pribilehiyo, abay nagpapakonvert po sa Islam, tinatalikuran ang pananampalatayang Kristiyano at inaakap ang paniniwalang Islam dahil sa pag-aasam ng mga benepisyo na mga material na bagay. So, si Moses ay hindi ganun. Kung ang tao ay mayroong totoong pananampalataya sa Diyos, kahit na maraming mga benepisyo, magagandang bagay na pwede kang tamasahin, kung ikaw ay malulublob sa kasalanan, kung ikaw naman ay malalayo sa Diyos, kung ikaw naman ay magiging hiwalay sa Diyos, sabi nga sa isang bagay ng kasulatan na sinabi ng Panginoon, dyan din sa iba pang mga kasulatan, sa apat na ebanghelyo ay nakapaloob, pero yung sa 9:24-25 ng aklat ng Luke, makamtan man ang tao ang lahat ng bagay sa mundo kung mapahamak ang kanyang kaluluwa, wala pong kabuluhan. So ibig sabihin, si Moses bilang isang magandang ehemplo, pwede niyang makamtan yung maranyang buhay, yung masarap na buhay doon sa Egypt. Lahat ng benepisyo ng isang prinsipe ay pwede niyang tamasahin. Pero tinanggihan niya yon. At nung may nakita siya na inaapi na Israelites, dahil alam niyang galing siya at lahi siya ng Israelites, inaapi ng isang Egyptian, pinatay niya ito. So siguro sabihin, eh di ba kasalanan yung pagpatay? Dahil si Moises pumatay. Alam po ninyo, wala pa namang utos noon, huwag kang papatay eh. Ibinigay lang kay Moises yung utos na yun nung siya ay sumunod na sa Diyos. So, pag wala pang kautusan, walang kasalanan. Kung walang batas na ipinatutupad, wala kang susuwayin. So, wala pang batas na ganun. Ang batas ay after na si Moises ay sumunod na sa Diyos. Pero sa puso at kalooban ni Moises,
nandoon po yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga kababayan, sa kanyang mga kalahi, yung kanyang pagsuporta sa kanyang mga kalahi. So, yung tao po kasi matured na sa pananampalataya. Bukod po sa siya po ay mayroong tinatawag na self-denial o pagtanggi sa sarili at pagpapahalaga sa kanyang mga kababayan. Iyan po yung tao na talagang nagmamatured sa pananampalataya. Kasi nga po, paano mo masasabing mahal mo ang Diyos kung mismong ang sarili mo na mga kalahi, relatives, kasama na po yung pamilya, kasang bahay, ay alam nating inaaglahi, tinatapakan, pinahihirapan, pero wala kang gagawing tulong. Kaya nga, isa sa magandang katangian ng tao, nagmamature sa pananampalataya, eh sila po ay matulungin at mapagbigay at mapagmalasakit sa kapwa. Katulad ng ginamit kong halimbawa sa buhay ni Abraham, na siya po ay nagparaya dito sa kanyang pamangkin na si Lot. At hindi lang siya nagparaya, isinakripisyo niya ang buhay niya, pati ang kanyang mga tauhan, para lamang iligtas si Lot doon sa kapahamakan, sa pagkabihag po doon sa lugar ng Sodoma at Gomora. Ganon din po si Moises. Mas ninais niya na siya ay malagay sa isang mahirap na sitwasyon. Mas ninais pa niyang magalit ang hari ng Ehipto, magalit ang mga nandun sa Ehipto, kaysa sumuporta siya sa mga Egyptian na alam niya na ang ginagawa ay mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, lalo na yung pang-aargabyado sa mga Israelita, yung kanilang mga pang-aalipin. Kaya po, alam naman natin ang istorya na tumakas siya mula doon sa Egypt at siya po ay nagpunta po doon sa lugar na ng Midian na kung saan po ay nakapag-asawa siya doon at nagkaanak. At doon dumating ang tawag ng Panginoon sa kanya nung nandun na po siya sa Hurim, sa bundok ng Hurim. At kinausap siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang nagliliyab na puno na hindi nasusunog at nagkaroon ng tinig na nangusap sa kanya na ika ay bumalik sa Egypt, inuutusan kitang hanguin mo ang aking bayan buhat sa pagkaalipin at sila'y dalhin mo doon sa lupang masagana na kung saan ito po yung promised land na ipinangako po kay Abraham. At si Moises nga po ay hindi nag-atubili sa panawagan ng Diyos. At siya po ay naniwala na talagang ang Diyos ang nangusap sa kanya. Kaya po siya po ay pumunta doon sa Egypt para po iligtas ang kanyang mga kababayan sa pagkaalipin doon sa Ehipto. So, ang una po na gusto kong bigyan puntos dito, ang isang tao, totoong pananampalataya sa Diyos, siya po ay mayroon po tinatawag na self-denial. Ang pangalawa po, katulad nung binanggit ko nung kay Abraham, siya po ay laging handang sumunod kung ano ang pinagagawa ng Diyos. Diba? So, ganun din po si Moises. Sumunod siya. Nung siya tinawag ng Diyos, tumugon siya sa panawagan at sumunod siya sa Diyos. At ang pangatlong gusto ko pong makita dito ninyo mga kapatid, ay katulad din nung kay Abraham, sinakripisyo ni Moises yung kanyang sarili, pati ang kanyang sariling karangalan at pribilehiyo, ay kanyang isinakripisyo. At sabi po ng bahagi ng kasulatang binasa natin, mas ninais niyang magbata ng hirap tulad ng pagbabata ng Mesiyas o ng ating tagapagligtas. Mas ninais niyang magsakripisyo, magpakahirap kaysa magtamasa ng karangyaan doon po sa Egypt. So, pag matured ka na sa pananampalataya mo, kahit na medyo magtiis-tiis ka at magsakripisyo ka, pag alam natin ito ang will ni Lord, ito ang kalooban ni Lord, doon pa rin tayo. Kaya nga po, mga iniibig ko, mga kapatid, dapat kung tayo ay matured na sa pananampalataya, maging sensitive tayo sa tunay na nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Alamin natin kung yung ating mga plano, yung ating mga iniisip, iyan ay for the Lord o para lang sa sarili natin o para sa mundo o para lamang sa pagpapasarap sa katawang ito.
So i-check natin ang ating mga desisyon, ang ating mga ginagawa. Baka ang ating mga ginagawa ay salungat na sa ating pananampalataya, salungat na sa kalooban ng Diyos. Si Moises, kahit na isakripisyo ang sarili niya, kahit na mawala ang mga privilege sa kanya na kaginhawan at kasarapan sa Ehipto, okay lang sa kanya, masunod niya lang ang Panginoon. Ganun po dapat tayo. Kung tayo po ay matured na sa pananampalataya, masunod lang natin ang kalooban ng Diyos, handa din natin isakripisyo ang ating sarili. Amen. Amen. At makikita po natin nang si Moises po ay sumunod sa Diyos, siya po ay hindi pinabayaan ng Diyos. Diba? Nang problema siya, sabi niya nung siya inuutusan ng Panginoon, sagipin mo ika yung aking bayan, iligtas mo sa pagkaalipin. Panginoon, hindi ako marunong magsalita eh. Yun ang una niyang reklamo. Minsan, tayo mga mananampalataya, may panawagan sa atin ng Panginoon, pero ang tigas ng puso natin, ang katwira natin, ay hindi naman ako sanay mag-speech, hindi ako sanay magsalita sa mga tao. Paano ako mag-i-evangelize? Paano ako mag-share ng word ni Lord? Pero kung nangungusap sa'yo ang Holy Spirit, na kailangan magpagamit ka at mag-share ka ng kanyang salita, abay, pag ikay sumunod, sagot ka ni Lord. Siya ang mangungusap sa iyo. Amen. Siya magsasalita sa labi mo. Sabi ng Diyos kay Moises, ay sino ba ikaw ang lumikha ng iyong bibig? Makikita po natin yan. Diyan po sa Exodo nung ma-encounter niya si Lord. Exodo chapter 3, basahin po natin yan. Di ba ako ikaw ang lumikha ng bibig ng tao? So ibig sabihin, ako ang bahala. Eh, makulit siya eh. Sabi niya, hindi po talaga. Hindi ko po kaya magsalita sa bayan. O edi sige, isama mo si Aaron para siya ang magsasalita ng gusto mong salitain o sabihin sa mga tao. O si Moses po ay mayroon pong backup, mayroon pong alalay. Kaya pag sumunod ka sa Diyos, laging ang Diyos ay may inihandang aalalay sa iyo para magawa mo yung pinagagawa ng Panginoon. Hallelujah. Alam mo ninyo, sa ating mga mananampalataya, sa iyo, sa akin, sa lahat ng mga mananampalataya, basta't ikaw ay nag-yes kay Lord at gusto mong magpagamit kay Lord, sagot ka ni Lord. Kung ano man ang kailangan, may mga tao siya na pwedeng gamitin para ikaw ay alalayan. At ito po yung aking isa sa pinanindigan at pinanghawakan sa buhay ko. After po ako na makaranas ng vehicular accident, bago po ako tuluyang makarecover, ay may kapahayagan ang Diyos sa akin na sinasabi pong, ikaw ay hahayo at magpapatotoo ka kung ano ang naranasan mo, kung ano ang ginawa sa iyo ng iyong Panginoon. Hindi ko alam kung paano ko gagawin. Hindi ko alam bakit po. Can you imagine, 2 years po akong bedridden, tinanggalan ang buto, ang left and right na mga paa ko dahil po sa vehicular accident. Ako po yung nagkaroon ng 58 na sugat, ang tahi ko po ay 50 at 38 stainless ang tagus-tagus na tumusok sa aking left and right na mga paa. At dahil po dun sa aksidente na yun, 2 years po ako na hindi nakalakad, nakahiga, puro stainless. At kahit na 1 metro lang, hindi ko kayang mag-move. Ganun kahirap ang kalagayan ko. Pero nung mangusap sa akin ng Panginoon, ikaw ay hahayo at magpapatotoo ka. Ikaw ay hahayo at mangangaral. Hindi ko alam paano mangyayari. Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Ang 58 na sugat ko po, pinagaling. Hindi nga alam ng doktor kung paano ako nakarecover. Alam niya naman, pag may sugat, hindi basta gumagaling ang mga sugat. Bukod pa po sa roon, nagkaroon ako ng infeksyon na halos 4 buwan na nagresulta na yung buto ko po ay nangitim na at namatay. At nagdesisyon ang doktor na tanggalin ang buto sa left and right na pa ako dito sa aking kaliwang hita at sa aking kanang binti. Pagkatapos sa panahong walang buto at puro stainless po ang aking mga paa, tagtag ako ng sugat at kinakain na ng ipis sa aking higaan, ay nagkaroon ng personal encounter ako sa Panginoon na may nangusap po sa akin. Nakakita ko na nakadamit ng puti, mataas, hindi po makita na klaro yung mukha, pero yung salita po ay banayan
at nang marinig ko ang tinig na nagsasabing, ikaw ay hahayo at ipapatutuo mo kung gaano kadakilang bagay ang ginawa sa iyo ng iyong Panginoon. Ang buo kong katawan ay namanhid at nanigas po ako. At kasunod po noon, nang ibigay ang mandato na wala po siya sa aking harapan, at ako po ay humagulgul ng iyak, humagulgul ng iyak. Sabi ko, Panginoon, kung ikaw yan at ako ay iyong gagamitin, pagalingin mo ang aking mga injury, ang aking mga sugat, tulungan mo akong makalakad na muli dahil wala na po akong pag-asa makalakad, dahil walang buto yung aking mga paa, dahil tinanggal nga po dahil sa infection, left and right po tinanggalan ng buto, dahil magkabilang pa ako po, durog po yan dahil sa pagkakabangga ng truck. So tinanggal po yan dahil sa infection. Pero dahil po, ako'y naniniwala na kapag ang Diyos nagbigay ng mandato at may ipinagagawa sa iyong isang misyon, sagot ka niya. Eh nagulat na lamang po ako. Ang isa kong kaibigan, ang pangalan niya ay si Attorney Joe Villanueva, ay nag-offer na ako po ay ibalik sa PGS dahil wala na po ako nun sa ospital dahil naubusan na kami ng pera. Alam po ninyo ang himala, yung hita ko at binti ko na tinanggalan ng buto, nakita ko sa x-ray, tumutubo na po yung bagong buto. So ibig sabihin, mag-yes ka lang. Sabi ko, Lord, kung ako po ay gagamitin mo, papahayuin mo, pagalingin mo ako. Ayun po, ginawa ng Diyos. Kaya kung ano ang problema, musagot ng Panginoon. Pag may misyon, meron siyang provision. Sabi ni Moises, ang problema niya, hindi siya magaling magsalita. Ayun ang sabi ng Diyos, ay di, sige. Isama mo si Moises, si Aaron, magiging alalay mo. Oh, sagot ni Lord. Kung kailangan ng alalay, magbibigay ng alalay, may taong susuporta. At nung ako po ay makarecover na, tumubo na yung mga buto ko, gumaling na ang 58 na sugat ko, tinanggal po ang mga Stanley sa akin. At nung tinanggal na po at tumitibay na yung mga buto ng aking mga paa, ako po ay nakasaklay nung una, 3 buwan. Ako po ay nagsimula na, nakasaklay pa po ako, nagsishare na po ako. Wala pong pili, maging Katoliko, pinupuntahan ko. Nagshare po ako kahit sa El Shaddai Prayer Partner na kung saan coordinator yung pinsang buo ng asawa ko doon sa aming barangay. Hangga sa ako po ay nag-share na po sa iba't ibang mga church. Nakasaklay pa po ako, humahayo na po ako. Nag-aapo yung aking pagnanasa. Ay ang matindi ka po noon, dahil mahaba yung buto na tinanggal sa aking kaliwang hita, eh ganun po yung kalagayan ng aking paa. Hindi po ako makatayo ng diretso. Naka-quadki po ako. Minsan po nakasaklay, pero pag ako po'y lumakad, gumigiwang po ako dahil maikli po ang aking kaliwang paa. Pero sabi ko nga sa inyo, pag ang tao na nanampalataya, sumunod sa Diyos, sa ipinagagawa ng Diyos, sagot ni Lord. Abay, nung ako po'y misyon ng misyon, after 1 year, nagulat po ako. Yung maikli ko pong paa, ito pala po'y pinapahaba na ng Diyos. Kaya po sa katotohanan, kahit tanungin niyo yung mga taong nakakita nung una kong pagaling, nandyan po ang aking asawa, nandyan po ang aking mga anak. Ako po'y nagpapasadya ng sandalyas na pinadadagdagan ko ng halos 1 inch. Pinakakapal ko po yung kaliwa para po makakatindig ako ng diretsyo. Biro ka po niya. Kaya ako po'y lagi nakatungkod. Dahil pag wala po akong tungkod, iba po ang balanse ng aking katawan. Pero sige ko na po ang misyon. Kabi-kabila na po ang mga revival, kabi-kabila po ang invitation sa akin dahil narinig po nila yung kakaibang patotoo na ginawa ng Diyos sa buhay ko. At alam po ba ninyo, after 1 year na ginagawa ko yung pinagagawa ng Panginoon, nagulat na lang po ako kasi isang araw po, yung gamit ko pong tungkod ay nahulog nung ako po'y sumakay sa bus. First time na nagbiyahe ako mula na ako'y ma-accidente, first time ako nagbiyahe na walang kasama. Eh lumusot doon sa bintana, pagkurbada po dahil ordinary bus yung sinakyan ko, lumusot po sa bintana, pagbagsak sa kalsada eh,
nasagasaan po yung aking tungkod. So, galing po ako ng Bicol noon, papunta po ng Cavite. Pagdating ho ng Alabang, hindi ko alam paano ako maglalakad. Isang taon po akong nakadepende sa tungkod. Na bawat hakbang ko, kasabay ang tungkod. Bawat hakbang ko, kasabay ang tungkod. So, nung nasira po ang tungkod ko, may daladala po akong bag na may gulong, yung inihila lang. Aba eh, nakita po ako ng traffic enforcer na ako po ay hirap maglakad. At ako po ay inalalayan hanggang ako isinakay po sa jeep. At nakauwi po ako ng Carmona, Cavite. Pagdating doon sa Carmona, Cavite, yung uuwian ko pong church, na doon nangusap sa akin ang Panginoon, na doon po ako nag-stay habang pinapatubo yung aking mga buto. Aba eh, 50 meters pa po ang lalakarin. At ako po ay nagsimulang maglakad ng walang tungkod. Para po akong kinakabahan. Kasi 1 year po ako nakadepende na bawat hakbang ko ay may alalay na tungkod. Abay, nagagawa ko na pong maglakad nang walang tungkod. Abay, pagdating po dun sa higaan na kung saan, dun po may napakita at nangusap sa akin na ako ay hahayo at gagamitin niya sa misyon. Umupo po ako doon sa aking higaan dati. So pag upo ko po, inunat ko po yung mga paa ko. Pag unat ko po nung paa ko, napansin ko po, diretso na po yung paa ko. Yung dating maikli, humaba pa lang. So ibig sabihin, kahit na po yung paa ko maikli, dahil ginawa ko yung pinagagawa ng Panginoon, aba ay pinahaba ng Diyos. O, mula po noon, naglakad na po ako. Na halos walang tungkod. Natungkod lang po ako ngayon pag injured yung paa ko, gaya po nung masugat po ako, nagamit po ako ng tungkod. Gaya po nung bagong opera po ako, dahil naoperahan pa po uli ako, panlabindalawang operation. 11 operation dati ako, may panlabindalawa pang operation dahil nagkaroon po ako ng tumor at tinanggal po yung tumor. May related pa rin po yun sa aksidente ko. So yun, nagtungkod ako. Pero hindi na po talaga ako nagtutungkod. Nakalakad na po ako ng walang tungkod. Dahil yung paa ko po, pumarihas na po. Yung dating maikli, pumantay po yan. Kaya ang sapatos ko po, natural na lang. Hindi na yung ipapasadya ko kay Mr. Quickie, papakapalan po yung kabila para makakatayo ako ng diretso. Natural na lang po sapatos ko kasi pinahaba na po. Yan ang ibig kong sabihin. Na kapag ka ikaw ay sumunod, sagot ka ng Diyos. Si Moses, nung sumunod, binigyan na siya ng kasama. O ito na ngayon ang problema. Eh paano ko ngayon kukumbinsihin ang hari ng Egypt para palabasin itong bayan at magampanan ko yung misyon na pinagagawa mo sa akin, Panginoon? Sabi ng Panginoon, huwag ka magproblema, sasamahan kita. At nung nga kung hindi na po nakukumbinsi itong hari na palayain ang mga Israelites at paalisin doon sa Egypt, ayun na po. Gumawa na ang Diyos ng iba't ibang himala. Sinalot na po yung Egypt. So, pag itinaas ni Moises yung kanyang tungkod, nagkakaroon ng himala. So, nakipagpaligsahan pa yung salamangkero ng Egypto. Yung tungkod, ginawang ahas. Ay, ginawa rin naman ni Moises, hinagis din yung kanyang tungkod. Nilamo naman yung ahas na ginawa ng mga salamangkero. Alam naman natin yung istoryang yan, lalo na sa mga nanood ng Ten Commandments. So, ang gusto ko lang ipakita doon, mga kapatid, kapag pala ang tao nagpasyang sumunod sa Diyos, tumayo sa pananampalataya, kasi hindi mo naman magagawang sumunod kung hindi ka naniwala o nagtitiwala sa Diyos. Kasi magkasama yan eh. Yung naniwala ka, nagtiwala ka, susunod ka sa Kanya kung anong ipapagawa. Kasi naniniwala ka eh. Ay nasabihin ng Diyos, go! Palayain mo yung bayan ko. Ay walang tanong-tanong. Go siya. Anong problema mo? Kasama. O yan siya, Aaron! Ibig sabihin, laging may nakalaan ang Diyos. O ay ako, sabi ni Lord, hahayo ka at magpapatuto. Lord, paano? Paano ko gagawin ito? Wala po akong pera. Maikli ang paa ko. Ay basta't sumunod ka. O napansin ko, pinahaba yung paa ko. Hanggang ako'y nakalakad na ng walang tungkod. Praise God. At hindi lang po yun. Hindi ko alam sino yung tutulong sa akin. Paano ako magta-travel? Eh, nung ako'y pumunta sa isang mga pastor, nasa 200 pastor yata yun doon sa Puerto Princesa, last 2010,
Abay, may nag-prophecy sa akin. After ng testimony ko, may nag-prophecy sa akin. Ang sabi, ang Diyos ay magbabangon ng maraming sponsor sa iyo. Aba, nagulat po ako. Hindi ko alam. Kasi ni Pamasahe, hindi ko alam kung saan kukunin eh. Ni pagkain ng pamilya ko, hindi ko alam eh kung saan kukunin. Abay, nung ako'y patuloy na nagmi-mission, kahit saan lugar ko ako pumunta, ay may mga tao hinihipo ang Diyos at bibigay ng tulong sa akin. Kasi sumunod ako eh. Tumayo ako sa pananampalataya, naniwala ako na talagang ang Diyos may mandato sa akin na ako'y magmi-mission at gagamitin niya ako na magdadala ng mensahe ng kaligtasan, magpapatotoo sa mga tao. Hanggang sa nagulat po ako, naikot ko na po ang Luzon, Visayas, Mindanao. From 2009 na ako po'y nagdesisyong mag-full-time. Ako po ay hindi nag-business. Hindi na po ako na-involved sa anumang secular work. Bakit po? Hindi naman ako pwedeng mag-work kasi po kabilang na po ako sa PWD dahil nga po sa aksidente ko. Pero anong ginawa ng Panginoon? Tinulungan niya ako. Anim yung anak namin. Apat sa kanila. Lahat po nakatapos. Liban dun sa talagang ayaw mag-aral at walang kakayanan mag-aral dahil nagkasakit po na meningitis yung panganay ko. Yung bunso ko naman, hindi naman talaga nakatapos dahil nag-asawa agad. Pero yung apat po, lahat po yun naging professional. Nakagraduate po sila. At ngayon ay, bagamat ang dalawa ay walang trabaho, ang dalawa may trabaho na. Isang teacher, isang nurse, dalawang teacher, isang nurse, at isa po, pastor. Yung anak po, si Mark, na nakatapos po sa Asian Seminary, na isa po sa exclusive po na Bible School. So kaya may anak po akong pastor. So imaginin po ninyo mga kapatid, paano ko magagawa yun? Bukod sa napaaral po yung mga anak, na mga naging professional po sila, nakapag-travel po ako sa Luzon, Visayas, Mindanao, at nakapag-minister, nakapangaral po ako sa iba't ibang tribo, iba't ibang denomination, iba't ibang congregation. Nakapag-minister po ako sa mga Muslim. Nakapag-minister po ako sa mga critical areas sa Mindanao. Nakapag-minister po ako sa mga kapulisan, sa mga kasundaluhan, sa mga government establishment. Nagsasalita ako sa municipality, nagsasalita sa television, nagsasalita sa mga radio program. Yung mandato sa akin na hahayok at magpapatotoo, aba isinakatuparan ng Diyos. At matapos po akong gamitin sa iba't ibang denomination at congregation, wala po akong pinipili, mahirap, mayaman, anumang tribu, anumang kalagayan sa buhay, ginagampanan ko yung pinagagawa ng Panginoon, nangangaral ako, nagpapatotoo ako. Aba, kasunod po noon, nagkaroon po ng mga invitation sa abroad. At nagsimula po akong mag-travel. At may mga taong ginamit, mahirap pong kumuha ng visa sa Amerika, pero pinalad po ako na ako po'y mag-apply sa tulong ng isang kaibigan sa Love of God Global Mission. Nabigyan po ako ng multiple visa. Hindi po ako magaling mag-English. Pero ginawa ng Diyos, nakapag-travel po ako sa Amerika. 3 times po akong bumalik ng Amerika. At hanggang ngayon may visa pa po ako sa Amerika. At pinalad po ako na magkaroon din ng multiple visa sa Canada. At nakapag-travel din po ako sa Canada, sa Japan, sa New Zealand. Nakapag-travel po sa Thailand, sa iba't ibang lugar po, sa China, sa Macau, sa Hong Kong, sa Guangdong Province. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay hindi ho talaga kwento-kwento na ako ay tinawag ng Diyos na katulad ng pagtawag kay Moises. Pero ganun nga po, kung paanong si Moses bago gamitin ay mayroong matinding distraction na ginawa ang Diablo na gusto sanggol pa lang siya ipatay na at maraming hirap siyang dinaanan, ay ganun din po ako. Oo, ginamit ako ng Panginoon, pero ang dami kong hirap na dinaanan. Tumawid ako sa 3 kamatayan. Nagkabali-bali ang mga buto sa aking katawan dahil sa aksidente. Natanggalan ako ng mga buto. Naubusan ako ng dugo. Nagsiru-siru na, pero binuhay pa rin ako ng Diyos. So ang dami kong hirap. Talagang gusto po akong patayin ng Diablo. At hindi ko po alam paano ko gagawin ang tuloy-tuloy na pagmimisyon hanggang sa dumating ang panahon ng pandemic. Pero nagpapasalamat po ako. Kahit wala na po akong misyon, hindi ko alam paano kami mabubuhay, paano kakain, paano magta-travel. Pero pinaisip sa akin ng Diyos ang programang ito
na bread from heaven na nangusap sa akin ang Panginoon habang ako'y naka-lockdown. Sige, mag-live ka. Dahil nung pumunta ako sa Palawan, may nagturo sa akin na ganito lang ika ang pagla-live. At mula nung matuto akong mag-live, nag-aapoy na yung aking puso na laging mangaral sa pamagitan ng live streaming. At purihin po ang Diyos, sapagkat kumukunik po ako sa inyo kahit nandiyan kayo sa New Zealand, kahit nandiyan kayo sa Amerika, kahit nandiyan kayo sa Singapore, kahit nandiyan kayo sa Canada, nandiyan kayo sa Hong Kong, nandiyan po kayo sa iba't ibang lugar ng ating mahal na bansa. Sabi ko nga, mas high-tech nga ito eh, itong live streaming eh. Kasi pag ikaw kumuha ng istasyon sa radio, ay sa radio, dito lang minsan sa Pilipinas, sa television. Kumuha ka ng airtime doon. Dito lang minsan sa Pilipinas. Pero po ang Facebook, ang live streaming, libre na, worldwide pa. At nagulat na lang po ako sa pamagitan nyo, nakakunik na po ako. At salamat po sa mga taong may paghipo din ang Diyos para matugunan ang aking pangailangan at patuloy kong magampanan ang gawain at mandato na binigay sa akin ng Panginoon na patuloy na magpatotoo, patuloy na mangaral ng kanyang salita para ang mga tao po ay palakasin sa pananampalataya, encourage. Kaya nga salamat po, nagulat na lang po ako na meron na po ako mga regular listener sa programang ito. Kaya kayo yung nagiging inspirasyon ko para patuloy nagampanan ang pinagagawa ng Panginoon. Humakbang ako sa pananampalataya. Hindi ko alam kung paano. Subalit ang Diyos ay gumagawa ng mga kaparaanan. Dumarating pa kami sa magkabi-kabilang jab ng kaaway. Na-aksidente pa rin ako. Katulad ng pagkasugat ng paa ko, katulad ng may batong mga bato at buhangin na tumama sa aking mga mata. Dalawang beses po tinamaan ang mata ko habang ako po'y nag-aayos doon sa bahay na aming nilipatan po doon po sa Calaguas Island. Bubulagin pa po ako ng Diablo. At ako'y patuloy na tumayo sa pananampalataya at alam ko hindi ako pababayaan ng Diyos dahil ginagampanan ko ang kanyang ipinagagawa. Hanggang sa tuloy-tuloy na po itong live streaming natin. At ito'y ginagawa ko na ako'y nakatayo sa pananampalataya sa Diyos. Alam lang Diyos, wala na akong resources, wala akong ibang inaasahan. Pero purihin po ang Diyos. Kahit po may kanya-kanyang buhay na po yung mga anak ko, may mga pamilya na sila, nagpapasimula na sila sa kanilang buhay. May pamilya at yung iba po na yung hindi naman mga stable. Hindi ako pwedeng umasa sa kanila. Pero ako po ay hindi pinababayaan ng Diyos. At ngayon po ang aking itinatas at ipinapanalangin mismong sa lugar na nilipatan ko dahil walang signal, walang wifi, ay maglagay ang Diyos ng wifi. Magkaroon ng magandang signal para po ano, para tuloy-tuloy ako mga kapangaral sa pamagitan ng live streaming. Kaya kahit nandiyan kayo sa Amerika, nandiyan kayo sa New Zealand, nandiyan kayo sa Singapore, nandiyan kayo sa Japan, nandiyan kayo sa China, nasa iba't ibang bansa kayo, sa pamagitan ng programang ito, kahit doon po ako sa Calaguas Island, ay patuloy ako makakapaghatid sa inyo ng mensahe mula sa Panginoon. Patuloy ako makakapagbigay sa inyo ng tinapay ng buhay na siyang magpapalakas at magpapatatag at magpapaunlad sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga, patuloy rin niyo po akong ipanalangin mga kapatid na patuloy kong magampanan ang gawain ito. Sapagkat ang tagumpay po namin ay sa pamagitan po ng mga taong gagamitin ng Diyos sa amin. Sabi ko nga sa inyo, si Moises hindi niya nagampanan ang misyon ng Diyos na ibinigay sa kanya kung walang Aaron, kung hindi nakisa ang bayang Israel, kung hindi siya tinulungan. Bagamat nagbigay ng matinding konsumisyon sa kanya, pero gayunpaman nagampanan ni Moises ang kanyang tungkulin. At para magampanan ko rin po ang mandato ng Diyos, ang mission order na binigay sa akin na go and testify the goodness of your God para patuloy kong magampanan ito. Ako po'y patuloy ninyong ipanalangin at kung maaari po, kung kayo hinihipo ng Diyos, tulungan po ninyo ako, suportahan para nang sa gayon. Kung ano yung kailangan ko po, ay mabili ko po. At kung ano po yung kailangan para po magkaroon po ng maayos na cell site sa lugar na aking kinalalagyan, ay magkaroon po. So ako po'y umaasa na ang inyong panalangin, ang inyong suporta, ay patuloy po ninyong gagawin. Salamat po sa mga taong hinihipo ng Panginoon. Nung ako po ay ma-hospital sa aking huling operation, umabot po ng halos nasa 80,000. Ang hawak ko pong pera, 20,000 lang.
Pero nang ako po ay mag-send sa Facebook na ako po ay uoperahan, nagulat na lang po ako after ng operation, nang tingnan ko po yung account ko po, sapat para doon sa lahat ng babayaran namin sa operation at sa iba pang mga kailangan. Marami yung mga ginagamit ng Diyos na ako po ay magplanong uuwi dito po sa Bicol. Wala rin po akong resources dahil lockdown dito, lockdown doon. Tatlong beses ako na-quarantine. Na-quarantine ako sa Palawan. Na-quarantine po ako dito sa Cavite. At nang umuwi ako dito sa Bicol ay na-quarantine. Bago po kami umuwi, hindi namin alam po saan kami kukuha ng resources. Kailangan ng sasakyan. Kailangan dalhin ko ang aking pamilya at bumalik ng Bicol dahil mga walang trabaho po na doon. Nag-uupa ng bahay. Naka-aircon yung bahay namin. So mahirap. Tuloy-tuloy ang bayad sa kuryente, tuloy-tuloy ang bayad sa bahay. Hindi ko alam kung paano ako uwi. Pero salamat sa Panginoon. Sa pamamagitan ng live streaming na ito, may mga taong nagmagandang loob, nagpadala ng tulong sa akin. May nagpapadala sa Palawan, may nagpapadala sa Cebuana, may nagpapadala sa account ko. At dahil po doon, natugunan yung pangailangan ko, nakapag-travel kami pa uwi ng Bicol. Pero pagdating po dito, simula sa number one, napakahirap po yung bagong balika, magsimula ka sa number one. Maraming pangailangan, maraming dapat ayusin. Pero salamat sa Panginoon. Ako'y nagtitiwala at naniniwala sa Panginoon. Kahit saan po ako ay nandoon ang pagsubaybay, nandoon ang tulong ng Diyos. Pwedeng gamitin ang mga tagapakinig ko bilang kamay ng Diyos para iabot ang tulong at suportang kailangan namin. Salamat po at muli ang inyo pong lingkod ay maalab na nagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa inyo pong pagtangkilik at patuloy na pagsuporta sa programang ito. Bukas po ay magpapatuloy ang ating programa. Enough na po, 1 hour na po tayo. 1 hour lang po itong ating pong live streaming. At salamat po sapagkat ako'y malayang nakapag-share sa inyo ngayong umaga. At nawa kayo po ay napalakas, napatatag ang inyong pananampalataya. At patuloy po kayo, magpatuloy po kayo sa pananampalataya hanggang ito po ay maging ganap at sakdal sa harapan ng Panginoon. Salamat po. Nakikita ko po sa akin pong screen. Napakarami po ninyo. At alam po ninyo, natutuwa po ako. Mayroon po tayong regular na tagapakinig sa New Zealand. Mayroon po tayong regular na tagapakinig po sa Amerika. May regular po tayong tagapakinig sa Spain. At marami po tayong tagapakinig sa iba't iba pang bansa at sa ating minamahal na bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos at bukas po uli ng umaga, magsama-sama po muli tayo sa atin pong live streaming sa programa ng Bread of Life. At ito po ay ina-upload ko po sa atin pong YouTube channel. Ang ating YouTube channel, Rodrigo Bacos po. Type nyo lang po, makikita nyo po doon. Napakarami ko na po, hindi lang po 100 na live streaming yata po yung naka-upload at ina-upload ko pa. At salamat sa Panginoon sapagkat ngayong umaga, ako po'y sinamahan po ninyo. At muli, bago po tayo magtapos, ay dumako po tayo sa ating mga panalangin. Okay? Mga prayer request. Yung may sakit po dyan, itataas po natin sa panalangin. Yun pong may mga kabigatan, may mga iba pang mga pangailangan, nasa Diyos po ang kasagutan. Kaya lumapit po tayo sa Kanya. Sige, tayo po'y manalangin. Sabitin po ninyo kung ano po ang inyong prayer request. Yes, Lord. Yes, Jesus. Glorify your name. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat sa umaga pong ito. Lubos po ako nagpupuri at nagpapasalamat na tuloy-tuloy na po ang programa dito po sa amin pong ginagawang live streaming. Salamat po na sinasamahan niyo kami sa programang ito ng Bread of Life. At salamat sa mga tao na maaga pa lang ay gumigising na para po makiisa sa isinasagawang pangangaral ng iyong lingkod. Patuloy niyo po silang palakasin ang iyong kalakasan. Mula sa kanilang pagiging mananampalataya, gawin mo silang sakdal sa pananampalataya, maging matured sa pananampalataya, maging matatag sa pananampalataya, maging matibay sa pananampalataya. Tulad ni Abraham, tulad ni Moises, at katulad din ang ginawa po ninyo sa inyong lingkod, na kung paano po ninyo ako sinamahan sa aking paglalakbay sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa aking paglalakbay po sa iba't ibang mga bansa na pinagdalhan mo sa akin, ay gayon din po, samahan niyo po ang aking mga kapatiran, mga kaibigan, mga taga-subaybay sa lahat ng kanilang mga ginagawa, kanilang mga transaksyon, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ama, sa pangalan ni Jesus, ay nagkakaisa po kaming itaas sa iyo ang lahat ng mayroong may sakit, lalong na po ang mga biktima na ng coronavirus, saan man silang lugar naroon, maging nandiyan sa Saudi Arabia,
maging nandito sa Pilipinas, kung nasa ang lugar man, sa Amerika, sa iba't ibang dako ng mundo, na ngayon ay nakikinig at nakikiisa sa pakikinig sa programang ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, iunat po ninyo ang iyong mapagpalang kamay, hipuin po ninyo sila, lusawin, patayin ang virus na ito sa kanilang katawan, at sila po ay makarecover, gumaling, at yung mga nasa abroad makauwi sa pamilya at makasama ang kanilang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, I declare ng miracle healing sa mga na biktima ng coronavirus. Samantalang patuloy na dumarami ang bilang nito sa aming minamahal na bansa, kami po nagkakaisang manalangin, Panginoon, kalooban mo po ang masunod, kalooban mo ang mangyari, kung ito man ay iyong ipinahihintulot, Panginoon, huwag mong pabayaan ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod, ang lahat ng mga mananampalataya. At tulungan mo ang lahat ng mga mananampalataya na lalo pa silang magtumibay, na lalo pa silang mangugyapit sa iyo, Panginoon, upang hindi sila maapektuhan ng lumalaganap na virus na ito. Kubiran mo kami ng iyong malabay na pakpak ng pag-ibig. Kublihan mo kami, Panginoon, upang hindi kami masalim ng lahat ng anyo ng masama, lalong-lalo na ng lumalaganap na virus na ito. At idinadalain ko rin, Panginoon, ang iba pang mga kapatiran na mayroong iba't ibang uri ng sakit na nandiyan ngayon at nakikinig, at may mga kapatiran ang kanilang mga relatives ay may sakit at ngayon ay tinataas po nila sa panalangin at gusto po nilang maranasan ang kagalingan. Lord, sa pangalan ni Jesus, nagdi-declare ako ng miracle healing. Alam ko hindi maikli ang iyong kamay upang hindi abutin sila saan man sila naroon, anuman ang kanilang kalagayan. Kami na iniwala anumang sakit karamdaman, lahat ay may kagalingan, sapagkat sinabi mo, Panginoon, Exodo 15:26, kung kami ay susunod sa iyong mga alituntunin, walang anumang uri ng sakit na ipapadala ka o papayagan na dumapo sa amin, sapagkat ikaw, Yahweh, ang aming dakilang manggagamot. At yamang ikaw ang aming Jehovah Healer, ang dakilang manggagamot, naniwala kami, Panginoon, na lahat ng sakit ay mayroong kagalingan kapag kami natutong magtiwala at magtiwala sa iyo. Kaya nga ngayon, Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon, lahat ng uri ng sakit at karamdaman, ito man ay sakit sa ulo, sa puso, sa baga, sa atay, sakit man ito, Panginoon, sa dugo, sa bituka, sakit man ito, Panginoon, sa buto, sa mata, sa tenga, sa paa, sa iba't ibang parte pa ng katawan, lahat ng uri ng sakit mula ulo hanggang talampakan, sa pangalan ni Jesus, ito po ay aming pinalalayas, ito po ay aming itinataboy, sa pangalan ni Jesus, lumayas ang lahat ng uri ng sakit at karamdamang ito. I declare ng miracle healing in the name of Jesus. Touch everyone, receive your healing in Jesus' name. In Jesus' name. At tunay nga, Panginoon, makilala ka nawa ng maraming mga tao na hindi lang nila malaman na ikaw ay Diyos ng himala, kundi personally, ma-experience ka nila na naghihimala sa kanilang buhay. Salamat po aming Diyos sa iyong kabutihan at katapatan. At gayon din, Panginoon, ang iba pang mga pangangailangan at problema na dinadala ng ating mga tagapakinig ang kanilang mga kapamilya, anumang prayer request yan, Panginoon, ikaw ang nakakaalam. Abutin mo sila at katagpuin ayon sa kanilang pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng kasagutan at solusyon sa kanilang mga problema, magkaroon ng kasagutan sa kanilang mga prayer request, at masabi nila na may Diyos na tumutugon. Nagdi-declare ako, Panginoon, ng himala ng kasagutan sa bawat prayer request at pangailangan ng lahat ng aking tagapakinig sa programang ito. Salamat, Panginoon! Purihin ka, luwalhatiin ka sa iyong pinakamataas na karangalan ngayon at magpakailanman, sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen, amen. To God be the glory. Purihin po ang Diyos. Salamat po sa inyong pagsama, sa inyong patuloy na pagsubaybay. Bukas pong muli sa programang ito ng Bread of Life, magsama-sama tayo. Ang inyong munting lingkod, kamanggagawa, kapatid kay Kristo Jesus, Evangelist Rodrigo Bacos. God bless po sa lahat. Bye-bye!